ating mainitang diskusyon ngayong gabi. Sigurado yun, Jules, at mas espesyal ang episode natin ngayong gabi dahil exactly 2 years ago ay binalikan ng ating schoolmates Barkada ang Rizal High School. Ang bilis ng panahon, no? Pero siyempre, Gab, hindi lang yan dahil ngayong gabi kukumplituhin na rin namin ipakilala sa inyo ang ating pinakabagong schoolmates Barkada. And so welcome ang scholar ng Bayan, Sky Keyzone! Maraming salamat, Gab! And Jules, grabe, excited akong makatrabaho kayong lahat. At syempre, excited akong ma-witness kung paano nga ba magkaroon ng pakialam ang mga kagaya kong kabataan sa mga issue ng ating lipunan. Sky, welcome to schoolmates. Syempre, salamat. Gab, it's a pleasure na makasama ka namin dito. Ang isa sa mga summa cum laude graduates ng UP Diliman. Thank you. Excited din akong makatrabaho kayong lahat. It's an honor to be hosting this program with you, bro. And actually, nakita namin last weekend dun sa photoshoot. Ayan, yung mga bro. Kaya naman, break time muna tayo sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ang mga issue ng bayan. Lahat ng yan dito lamang sa inyong coolest classroom tambayan. Kaya siguraduhin niyong walang absent dito lang sa Schoolmates! Hello, schoolmates! Tayo nagbabalik sa isa sa pinakahinahangang high school sa buong Pilipinas. Walang iba, kundi ang Rizal High School. Bakit ko nga ba nasabi to? Kaya naman makasama natin sila Bien and Alex. Hello, girls! Hi! Alam niyo ba, girls, last time na nandito ako was year 2003. Hindi ko alam kung anong ilang taon kayo noon. Pero ready na ba kayo na-tour ako ngayon? Game? Game! Saan tayo? Okay, let's go! Alam niyo ba na ang Rizal High School ang kauna-unahang secondary school sa Rizal? Rizal High School was first established way back in 1902 with only 28 enrolled students. Pero kinilala lang naman ito ng Guinness Book of World Records bilang largest secondary school in the world since 1993 until 2005. Sa ngayon, ang Rizal High School ay isa pa rin sa pinakamalaking high school sa buong bansa with over 4,000 enrollees sa senior high pa lang. Pero syempre, hindi lang naman kilala ang Rizal High dahil dyan. Its students, the Rizalians, are also known for making their stand in different social issues. Nag-offer din ng iba't ibang learning curricula ang Rizal High School para mas makapagbigay focus sa iba't ibang kakayahan ng kanilang mga mag-aral. At dahil dyan, kilalang kilala ang mga Rizalians sa kanilang competency stands, bagging most championships in local and international competitions. Aside from the quality of teaching, aba, hindi rin pauhuli ang kalidad ng facilities dito sa Rizal High School. The senior high school facilities are definitely world-class, making it conducive to learning. We also have very functional science and speech laboratories at mga bagong computer rooms. Meron ding training rooms for tourism, cookery, at automotive students. Wow, sobrang dami naman pala talaga may pagmamalaki na Rizal High School. Pero girls, dito sa schoolmates, kaya nyo pa rin ba ang mga panibagong hamon na diskusyon natin? Sure na sure yan. Talaga? Hindi pa patalo ang Rizal. O, sabi nyo yan, dito lang yan sa schoolmates! Alright, good evening schoolmates! Kaya nga ninyo napanood kanina, sinabi ni Gab, nagbabalik ang inyong schoolmates dito sa Pasig, ang hometown ni Gab. Walang iba, syempre, ang Rizal High School! Grabe energy! Tama ka dyan, Jules, hindi naman natin babalikan ang mga Rizalians kung hindi nila tayo napabilib. Kaya siguradong isa na namang mainit na debate ang ating matutunghayan dito sa kanilang paaralan. Pero Sky, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po, panoorin natin. High schoolmates, pagsa sa batas ng same-sex marriage sa Pilipinas, dapat o hindi dapat? Nito lamang Hunyo ng taong kasalukuyan ay muling dumulog sa Korte Suprema ang grupo ng LGBT community upang hilingin ang pagkakataon na maisabatas ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian. Subalit, iginiit ng mga mahistrado na hindi ang Korte Suprema ang tamang forum para dito, kundi dapat idulog ito sa Kongreso.
Noong October 2017 ay naghain ng panukalang batas si dating House Speaker Pantaleon Alvarez para kilalanin ang pag-iisang dibdib ng mga miyembro ng LGBT community na naglalayong magkaroon ng civil partnership ang mga LGBT couples at ang maaaring magkasal sa kanila ay ang administering officers sa ilalim ng Article 7 ng Family Code. Napaka-importante para sa LGBT community na maisabatas ito upang tunay na ma-recognize at maprotektahan ang kanilang karapatang pantao. Subalit, sa pinakahuling social weather survey na isinagawa noong March 2018, lumabas na 61% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa pagsasabatas nito. Malaking usapin rin ito para sa simbahang Katolika at sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kahulugan ng pamilya. E kayo mga schoolmates, dapat na nga bang isabata sa Pilipinas ang same-sex marriage? Schoolmates, dapat bang ipatupad ang same-sex marriage sa bansa? Matagal-tagal na ring usap-usapan ito sa kotanayan. Nagkaroon nga sila ng annual Pride March at isa nga sa pinaglalaban nila dyan ay ang pagpapatupad ng same-sex marriage dito sa bansa. Tama dyan, Sky. Ayon nga sa mga kababayan nating miyembro ng LGBT community, napaka-importante po ng same-sex marriage para sa tunay na ma-recognize ang makarapatang pantao ng mga LGBT. Pero ang tanong ng bayan, handa na nga ba ang Pilipinas para sa ganitong klaseng pulisiya? Kaya naman para simulan ang ating debate ngayong gabi, sino-sino nga ba ang mas schoolmates na makakasama natin? Para sa ating unang grupo na naniniwalang dapat ipatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas, let's all welcome Sansa, Tris, and Justin! Our team stands on the affirmative side of this issue, meaning we support the legalization of same-sex marriage. Now, we will try to justify or support our pro side using three initial points. One is that the legalization of same-sex marriage actually eliminates the stigma imposed on the gay community. If you don't know this, I might as well know this, dito sa Asia, Philippines is considered as one of the nations that are gay-friendliest. Despite that label, dito sa bansa natin, makikita natin na marami pa rin mga prohibitions na binibigay or ini-impose sa gay community, katulad na lang nitong same-sex marriage. And which lands to our point number two, which is allowing the gay community to exercise their personal autonomy when it comes to the issue of marriage. Kasi lahat naman tayo, mapababae ka man, lalaki, bakla, tomboy, you name it, you have the right, you have the claim to choose whether you want to get married or not. But our country actually prohibits the gay community because there are laws prohibiting them. Which lands in point number three, which is in the general, allowing the gay people to have their rights here in the society, kasi hindi lang ito yung mga bagay na marami silang discriminations. There are other discriminations too, but by starting or implementing the same-sex marriage, masisimulan na natin na matanggal itong mga discriminations na to. Ang ating mga ikalawang grupo ay naniniwala na hindi dapat ipatupad ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Please welcome Rome, Sean, and Ben! Pleasant evening to you, everyone. We are here to resonate the voices of those who are in the opposition of the legalization of same-sex marriage. So first and foremost of all, we would like to state the Family Code here in the Philippines, which was established during July 6, 1987. We have three major points on why we oppose same-sex marriage here in the Philippines. Our first point is, we need to reiterate, we are opposing same-sex marriage, not same-sex relationship. Our second point is, we want to be advocates. Advocates of what? We want to prolong the sanctity and the true definition of what marriage is. And third, and our last point is, you cannot turn a moral wrong into a civil right. That's all. Simula pa lang yan, guys, pero mukhang nag-iinit na ang ating talakayan for tonight. But schoolmates, remember, hindi lang ang mga debaters natin sa harap ang pwedeng makialam sa ating diskusyon. Dahil kasama ko pa rin ang mga schoolmates natin from Rizal High School! Ayan, mamaya, bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga audience na magbigay ng kani-kanilang mga opinion o kahit mga katanungan. At sa mga schoolmates naman natin mula sa kani-kanilang mga bahay, pwede rin po kayong makisali sa ating talakayan. I-like lang po ang aming official Facebook at Twitter page at schoolmates. Ayan, magpadala lamang po ng inyong mga mensahe at mamaya, iilan sa inyong mga komento ay aming babasahin. At sa aming pagbabalik, sisimulan na natin ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates!
schoolmates, kanina po ay napakinggan na natin ang mga opening statements ng dalawang team leaders hinggil sa usapin kung kailangan nga bang ipatupad ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Ngayon naman, Jules, maririnig natin ang iba pang punto ng magkabilang grupo mula naman sa kanilang mga team members. Ngayon, simulan natin kay Trish. Again, ang pinapoint out ng pro side sa same-sex marriage, our team, is yung pantay-pantay na karapatan ng mga ng tao na makasal. And dahil nga hindi pinapayagan dito sa Pilipinas ang same-sex marriage, nawawalan ng karapatan itong mga individual na nasa LGBTQ+ na mag-decide para sa kanilang sarili kung talaga bang gusto nilang magpakasal o hindi. So, di ba dapat ang law ay nagpro-protekta sa tao, ngunit ang hindi natin pag-impose o pagpayag ng same-sex marriage dito sa Pilipinas, nagtuturn yon against sa mismong tao na dapat pinoprotektahan ng ating batas. So, dapat pa rin isulong ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat sa iyo, Trish. Basically, Sky, sinasabi niya na dapat pantay-pantay ang karapatan ng lahat ng mga tao dahil nga parang nawawalan na raw ng karapatan yung mga LGBT dito sa Pilipinas. At dapat nga ang batas ay nagpoprotekta para sa lahat. Anong tugon mo dyan, Sean? So for us, we believe that same-sex marriage can never be called true marriage because the two things are very different. For example, the purpose of true marriage between a male and a female is to provide a normal, stable, affectionate, loving, and moral environment for us, for the children. But whereas I believe that the purpose of same-sex marriage is the personal gratification of two individuals to have their rights, It's not about the children itself because marriage is made because of the children, because of procreation. And of course, same-sex marriage is against the natural law, which natural law governs all of us humans, and procreation is a purpose. Procreation is decided by natural law that it is our duty as male and female to procreate. The act of procreation is a purpose. Purpose, it is to the betterment of the society to be for the generation to continue. But contradicting procreation will disinvalid the meaning of marriage. Why? Because it is simple. Because we know that same-sex marriage is against the objective norms of morality, and it is surely against natural law. Thank you. Salamat, Sean. Ito ang sinasabi naman ni Sean ay nawawala daw yung esensya ng marriage kung papayagang makasal ang same-sex couples. At sabi din niya na importante daw ang procreation kasi itong magpapatuloy sa masusunod pang generation. Okay, ano masasabi mo dyan? Justin? To begin, I would like to emphasize that marriage, gender, and family, yung meaning nila is nag-e-evolve, okay? So, ang marriage, kung isa-search nyo, everyone watching the show, na pag tinignan nyo sa Merriam-Webster Dictionary, your mobile app, makikita nyo na ang meaning ng marriage is the relationship between a husband and a wife. And also, nakalagay din doon na it is a relationship between same sex. So, nirecognize natin na pwede nang magsama ang same sex or what we so-called marriage, and also the gender. Ano pag-aralan natin sa UCSP natin, we senior highs, na kinikilala natin o nire-recognize natin yung male, female, gay, lesbian, asexual, or whatsoever dito sa ating society. And third, yung family. Napag-aralan natin sa personal development na dun sa subject natin na personal development na hindi lang tayo restricted sa family na nuclear and extended, but kinikilala din natin yung gay and lesbian family, foster family, adoptive family, single parent family, and so on. So, alright, kinikilala natin nga yung gay and lesbian family na nag-e-exist. Thank you so much, Justin. Basically, ang gist ng sinasabi niya sa Sky, na as a social construct, itong mga meanings ng family, marriage, nag-e-evolve yan throughout the time. Anong masasabi mo dyan, Ben? So we are using marriage here. Don't forget that we have our constitutional law, which is under the Article 2, Section 6, which is the separation of church and the Constitution itself. Ano ba yung meaning nun? Meaning nun, maprotektahan yung magkabilang party, yung magkabilang panig. So, kung ano yung matter ng kabila. So, hindi natin mapapakialaman yung marriage that has been long established by Christians. Pero, hindi naman namin sinasabi na it was originated by Christians. It was long been established and used by Christians, which is
it is because of divinity and divine marriage. Maraming salamat, Ben. Ano, Jules, yung sinasabi naman niya na importante daw na mapanindigan yung separation ng church and state. Yun nga, inuulit lamang nila na importante yung esensya ng marriage at hindi nila gustong payagan dahil hindi daw to sinasabi ng utos ng Simbahang Katoliko. Grabe, right. No, Jules, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. Kamusta naman natin ang reaksyon ng ating mga netizens? Ihati sa atin ng ating schoolmates na si Gab. Alright, thank you so much, Sky and Jules. Siyempre, hindi lang ang mga schoolmates natin dito sa Rizal High School ang merong opinyon tungkol sa ating topic for tonight. Dapat nga bang ipatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas? Nagpadala din ang ating mga netizens ng kani-kani lang mga komento. Ito ang opinyon na ipinadala ni Chris Padilla. Sabi niya, kung mahal talaga nila ang isa't isa, walang makakapigil sa dalawang taong nagmamahalan kahit ang batas. Yun. Sabi naman ni Denmark San Luis, naniniwala ako na sa pagpapatupad nito ay isang kalapastanganan sa batas at simulain sa Bible. Tinuturing ang kasal na sagrado at banal na institusyon, kung kaya't dapat itong galangin at respetuhin ng bawat tao. And maraming salamat po sa mga netizens na nagpadala ng kanina lang mga komento. Magpatuloy lang po kayong magpadala ng inyong mga opinion sa aming official Facebook o Twitter page at Schoolmates. At maaari din po kayong bumoto kung saan kayo papanig sa topic natin ngayong gabi. Alright, bukod dyan, schoolmates, mamaya po ay meron din tayong pipiliing best speaker mula sa ating mga debaters. Sila po ay pipiliin ng ating mga schoolmates dito po sa Rizal High School at syempre kasama na rin ang ating schoolmate staff. Ang criteria naman natin for judging ay may kita nyo sa ating TV screens ngayon. At sa aming pagbabalik, magpapatuloy pa ang ating mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Grabe, napakainit na nangyayaring debate ngayon dito sa Rizal High School kung dapat nga bang ipatupad ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Grabe, Jules, ikaw, kamusta naman nararamdaman mo ngayon dyan? Well, as expected, isa to sa pinakamauhusay na schools na pinutahan natin 2 years ago and until now, sobrang gagaling ng ating mga senior high students. Alright, mag-recap muna tayo kung ano nangyari kanina. Ano bang sinabi ng side mo? Sinabi ng side na to, ang pro same-sex marriage ay kailangan dapat na i-recognize ng state yung rights ng lahat ng mga tao na magpakasal dahil lahat sila pantay-pantay kailangan kung gusto nila magpakasal ay dapat i-honor daw yon ng state. Ano ba sinabi ng anti same-sex marriage? Dito naman in just basically sinasabi nila na marami tayong mga institutions na nag-go against that and of course yung card, yung culture natin dito sa Pilipinas na talagang taliwas doon sa mga sinasabi ng mga pro sa same-sex. Pero at this point, Sky, syempre ito na yung pinaka-exciting part. Tama ka dyan, Jules, ito na. Q&A tayo. Free flow tayo dito. So we'll be asking a question tapos hayaan natin debaters natin na magtanong. First question, Sky. Go ahead. First question ko ito, ah. Karamihan sa mga Pilipino ay mga Kristiyano at Katoliko. Handa na ba ang ating bansa para sa pagpapatupad ng same-sex marriage at mga pagbabagong dala nito sa ating lipunan? Speaker Harry Roque said na hindi pa daw handa ang Pilipinas pagdating sa same-sex marriage. Pero as this 2018, sinabi lang ng ating President Duterte na if that will add to their happiness, I am for it. Then naisip ko lang, bakit natin laging sinasabi na we are a Catholic country? Bakit natin laging dinilabel yung sarili natin as Catholic country? Nirurule ba tayo ng church? Hindi, di ba? Meron namang kasal within na sa government or yung ano, yung secular or yung hindi na under ng religion. Kasi ang nagiging problema kasi na yung nire-restrict ng religion yung liberty natin. Yung paano tayo mag-isip is nako-constrict lang. So, kung lagi natin sasabihin na religion, bakit pa tayo may debate na ganito? Hindi ba pag sinabing religion, ito na yung tama, 'di ba? Hindi na natin ano kasi ayun na yung nakalagay sa kasulatan nila. So, why are we having this debate? We are tumitingin tayo sa secular way. Hindi lang tayo nakatingin sa religion, kundi pagdating sa society na hindi religion type yung pag
yung marriage. Hold on a second there. Okay, you're saying here that why we're always saying religion, religion, religion. Not only religion. According to the Family Code of the Philippines, which was established on July 6, 1987, it was stated there at the requisites of marriage, Article 1, that marriage is a special union between a man and a woman. And according to Article 2, no marriage shall be valid unless it is between the legal contract of a man and a woman. How would you say that it's always about religion, 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 when even the law states it? Also, you may say, 1987 Constitution, it says that we have freedom of expression, right? In Bill of Rights, Article 1 or Section 1. Okay, I get your point. Sa law naka-base, nandyan yung law eh. Pero, hindi nyo ba nakikita that law itself is faulty? Hindi lang siya ano eh. The same ano, lawyer saying, it states that it is a permanent union of a man and a woman. Pero bakit tayo may annulment? Is it really imposing permanent dito? Bakit tayo may annulment? Ibig sabihin, appealable ang law. Law can be changed. So why are we putting family code here kung pwede naman pala i-appeal? This is what we're saying. I-appeal natin kung ano yung nakikita natin sa ano sa society natin because the society transcends and the law shall see. Actually, Ms. Sansa, you're trying to go away from the topic. Ms. Sansa, please listen. You're talking about annulment. We're talking about same-sex marriage. Annulment is different from same-sex marriage. Why? Because in annulment, it is when two people, where one party is abused, that's why there's an annulment versus divorce. Meanwhile, in same-sex marriage, it is a unison of a man and a man, a woman and a woman. Those are two different things. Why would you try to compare them? But what my co-debater trying to say is another example. She's just saying that the law is pwede pang mai-appeal. And I want to cross-examine this, Mr. Speaker, na anong human rights ba ang nalalabag sa ibang mga tao kapag napasa ang same-sex marriage? Kapag kinasal ba ang dalawang bakla o ang dalawang tomboy, mayuyurakan or maaapakin yung karapatang pantao nyo? Di ba hindi naman? So, anong pinupoint nyo na bakit parang hindi talaga dapat na ipasa ito kung hindi naman nakaka-apekto sa inyo? What so, ano, to do so, is, ganito kasi yung concept nyo, di ba? Love. Di ba sabi nyo nga love? Di ba sabi nyo nga love is love? So, paano nakakasakit yung marriage ng lalaki sa marriage ng isa't ng lalaki at babae? Pero tignan natin sa ganitong standpoint. Pwede din gamitin yung standpoint na yun na sabihin ko, paano pag nagpakasala ko sa pinsan ko, anong gagawin nung sa marriage ng lalaki at babae? Mr. Speaker, that's another kasi, point. That's another hindi. Point. It's a pinsan. Pinsan yun. Sa magpinsan yon hindi yun wait, iba. Just because of love, magpapakasal na ako, iano ko na agad yung same-sex marriage. No, correction. And again, wait. Correction. You're actually nullifying the word of religious group. Excuse me. Correction. You're actually nullifying it, the natural law itself. Assuming those things will happen, it's a fallacy. It's a slippery slope. Bakit mo siya i-assume kung hindi naman nangyayari? It's a different matter. These people, they love each other, pero that doesn't mean kung sino mahal mo, papakasalan mo. Who is dumb to address our issue like that? Paano mo makoconclude? Ayun yung pinapalabas natin. Parang napaka-dumb ng idea na i-take yung point namin like that. So yun na rin, inamin nyo na rin na hindi na ang marriage ay hindi all about love, hindi siya all about emotional attachment na pinagpipilitan ng same-sex marriage advocates. Hindi siya ganun. More than that siya, something divine siya. Kaya nga nire-relate natin siya sa religion because saan ba nag-originate ang marriage? From procreation, and procreation is also related to religion. What we are pointing out is marriage is secular. Secular, okay, hindi siya pwedeng pakialaman ng religion lang. I mean, pwedeng magpakasal na hindi under ng religion. Kasi what you're trying to say is divine. Okay. And pag sinabi natin divine, nakakabit siya sa religion. Okay. Pwede namang hindi magpakasal na under ng religion. Okay, hold. Okay, palakpakan natin. Painit ng painit tayo. Okay, level up tayo ha. Next question natin to. Listen. Sakaling maipatupad ito, magkakaroon ba ng negatibong epekto ito sa mga batang maaaring maging bahagi ng isang LGBT family? Go. Oh, para sa amin nagkakaroon siya ng epekto. Bakit? Iba pa rin yung iba pa rin sa pagpapalakihin ng isang tunay na ama at ina yung anak nila na galing sa dugo at laman nila. Hindi mapapalitan ng isang lesbian ng isang ama dahil ang ama psychologically, physically, socially, emotionally, intended siya para sa role na yan. Intended siya for that role in the family para mag-provide, para protektahan yung family, which a lesbian can only imitate but not duplicate.
Okay, so sinasabi mo ba, Mr. Speaker, na kailangan bago natin maituro sa ibang tao, kailangan naranasan muna natin? Hindi ba meron, pwede naman natin i-guide yung mga bata? Kunyari, may dalawang bakla and meron silang anak na babae. And pwede ba, pwede naman nilang ituro yung nalalaman nila tungkol, kunyari, sa menstruation or mga pambabaing things or concerns. Di ba pwede naman nilang ituro yun sa ano nila, sa anak nilang babae. And so, contrary to that, na sinasabi nyo na may negative effect, para sa amin, merong positive effect. Kasi makikita natin na magiging less yung discrimination. Mas tatanggapin ng mga bata or yung mga mas, or nung next, yung youth na sila is pwede nalang tanggapin yung pagiging gay nila. They can be true to who they are. Hindi na sila magtatago kasi alam naman natin na may discrimination. Pag tinawag ba kita, babae, babae, lalaki, lalaki, madi-discriminate ka? Hindi. Pag tinawag kita, bakla, bakla. And the point is, you're promoting homosexuality inside the family. Okay, you keep on reiterating na di ba nila pwede ituro. Just what my co-debater said, you can imitate but you cannot duplicate. Those are two different things. You cannot duplicate something that is already a role of a father. Di mo pwedeng sabihin, siya pwede siya maging tatay. Pwede niya, kaya niya maging tatay. Ang tanong, tatay ba siya? Tatay ba talaga siya? I will give you a situation. In the 50s noon, interracial marriage is not allowed. Kasi maitim ka, maputi ka, maputi ka. So kung maputi ka, maputi lang pakakasalan mo. Interracial marriage, andyan yung racism. Which is different from same-sex marriage. Yes. Which is different from same-sex marriage. You listen to me. I'm giving you an example. So through time, this kind of stigma, nawala na siya kasi inalaw na natin ang interracial marriage. The same goes dito sa same-sex marriage. If we're going to allow this... Huwag natin baguhin. Sexuality na isang tao. I'm saying the same situation. Huwag natin i-relate yung sexuality na isang tao sa race niya. What I'm saying is that kasi the society race ng isang tao, hindi yan hinder para mag-enter siya sa marriage. Ang race ng isang tao ay hindi hadlang. What happens now is not gonna happen forever. So what I'm saying... True purpose of marriage, hindi sa hadlang. Hindi niya binabago yung definition of marriage. Kahit African ka, kahit Pilipino ka, kahit American ka, nandiyan pa rin essence na marriage, procreation. Okay, so kung yung marriage is procreation lang, paano yung mga baog? Okay? So wait lang. So, I would give you an analogy. So, if procreation is impossible in principle, marriage would be insignificant. So for example, an analogy, an apple. If an apple is a worm, the worm isn't part of the definition. So, if kung baog ang isang lalaki, hindi part ng definition yun. I think that's a very shallow definition of marriage, Mr. Speaker. Kapag sinabi natin to procreate lang, pwede tayong mag-procreate ng procreate. But what we are trying to point out here is love. Ayun. Love yung pinaglalaban. Usapin na ng love, Sky. Total, wait lang. Mahirap talaga. Wait lang. Mahirap talaga pag pinag-uusapan yung love. Nga, total, nasabi mo yung definition ng kasal. Maari bang baguhin ang definition or yung purpose nung kasal? Yun naman pag-usapan nyo. Marriage, bakit ba tayo nagkakaroon ng marriage? Para magkaroon ng family. We know that family is nagkakaroon siya ng ibang meaning through times. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang klase ng family. And so, marriage is also nag-e-evolve yan. Hindi lang, so ano yun? Walang consistency yung batas na sinusunod natin. Kapag nagbago yun, susundin agad natin. Pag nagkakaroon ng magbabago, ano na susundin natin? Nag-e-evolve ang... It's evolving, but it's changing. The natural essence of marriage is being nullified. Ang hirap kasi dito is we are constricted or we are having this one point na iniisip lang natin na dapat dito lang tayo sa natural way. We're in na nagbabago naman or nag-e-evolve yung society natin. Justin, I think natin. We are not constricted. We are guided to what we should know. Kasi iba pa rin yung restriction. Sabi mo, restricted tayo na kailangan lalaki, babae lang. I think it's guiding us eh. Kasi nung una pa lang sa preamble ng paggawa ng law sa that's Pilipinas, a discrimination, Mr. Speaker. Was it vested in the Bible, hindi ba? How could you say na puro religion lang since it vested nga yung not law not all people believe in Bible, Mr. Speaker. But why is it that it is written on the preamble of the Philippines, which is the abstract of the current constitution? Okay. So, it is written naman, there. Paano naman yung mga hindi naniniwala sa Bible, Mr. Speaker? Paano yung mga hindi naniniwala sa Bible? But why is it written on the preamble of the Philippines, which is the abstract of the current constitution of the Philippines, 1987? We, the sovereign Filipino people, imploring the guide of the Almighty God. Why is it stated there?
Actually, yes, the Constitution, our Constitution is based on the divine law. But can you not see that the law is not absolute? The can you not see that it is already stated on the Constitution that we've been following? According to how the society transcends. Kasi how can a law be effective kung hindi naman siya applicable sa society na meron tayo ngayon? So what we're saying is appeal the law. How can a law be effective if according to the Philippine Inquirer News that 61% oppose same-sex marriage? You would say that it's for the benefit of those, benefit for the majority. But let me tell you, 1,200 respondents were surveyed and 61% Filipinos oppose same-sex marriage here in the Philippines. And that is why, Mr. Speaker, that is why meron tayong struggle dito. Yung LGBTQ community is nagkakaroon ng struggle para ilaban yung karapatan nila. Kasi ano ba ang napopromote kapag nagkaroon ba ng same-sex marriage? Yung nakukuha ng homosexual couples, yung karapatan na dapat meron din yung heterosexual such as when you're conjugality, you can create illegal conjugation law sa kanilang ari-arian. You cannot nullify the real essence of marriage. Hindi nyo na dapat galawin yun. We can ipabatas a natural conjugation, a legalized conjugation law. Na sa gayon ay mawala, kasi nawawala na yung essence ng ano eh. Essence ng marriage, have you read books? According to history, ang marriage, hindi naman yan. Ang marriage, hindi naman yan nagmula sa ano yung sa religion eh. Before religion existed, there is marriage dahil these people, yung mga nomads, gusto nila ma-secure sa isang tao. So that's tao. The point. That sinasabi mo, wala pa yung religion nun. Ibig sabihin nun, hindi lang puro religion, religion, is, religion. Ano nagsasabi? Na kailangan, mahalin ang woman lang. Ang mag-relate. Alright. Okay. We end it there. Stop muna tayo dyan. Thank you. Baka papalapit na siya sa'yo eh. Hinto muna natin. Sobrang init ng usapan dito. Palakpakan ninyo yung mga debaters ninyo. Ang gaganda ng mga punto, napakarami natin mga magagandang punto narinig. Pero sa ating pagbabalik, papakinggan naman natin ang pulso ng mga schoolmates natin dito sa Rizal High School. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Kaya naman para mas painitin pa natin ang ating talakayan, syempre, hindi magpapatalo ang mga schoolmates natin from Rizal High School! Ayan, I'm sure marami rin silang masasabi o marami rin silang opinion tungkol sa ating topic for tonight. Kaya naman guys, are there any questions or opinions regarding our topic ngayong gabi? Meron ba? Anyone? Sige. Okay. Sige, kuya. Ano pong pangalan niyo? Christian. Okay, Christian, meron ka bang tanong o opinion? Meron po ang tanong para sa consite. Para sa inyo kasi, 'di ba? Lagi nalang nagkakaroon ng pagtatalo sa secular and sa religion. Ngayon pupunta ako sa kasi kapag pagdating sa same-sex marriage, laging sinasabi madalas is sa religion. So ngayon, magtatanong ako sa religion na 'di ba sinasabi niyo na sa religion ng Christianity hindi inaalaw ang same-sex marriage. Tama? Tama ako, di ba? Yun yung sinasabi nyo. Ngayon, meron ako nabasa na meron tinatawag na Adelpho Poesis na kung saan ang ibig sabihin nun, literally, is brother making. Na kung saan, isa siyang, historically, sinabi siya ni John Boswell is isang professor siya, historian siya na pinag-aaralan niya is usually in homosexuality. So yung Adelpho Poesis na yon is isa siyang practice sa Christianity na kung saan ni-unite yung same sex. Hindi ba ibig sabihin nun inaalaw lang ng Christianity ang same-sex marriage? First, let me ask you, is it marriage or brotherhood? Because those are two different things. Brotherhood is wherein I have a friend, I have a male friend, and we are close, we are intimate, but we are not married. I mean, marriage is the union of a man and a woman wherein there is a special matrimony or it is a special event that unifies them. I think you're talking about brotherhood. Okay, satisfied naman. Thank you, bro. May tanong pa ba? Guys, anong name mo ate? Chabelita po from 12 ABMA. Yon. Okay, Chabelita, para kanino ang iyong question? Para din po sa kanila. Doesn't the opposition of the same-sex marriage boils down to homophobia or opposition to gay sex? So, we are not homophobes because, especially sa nangyayari sa ibang bansa is binabrand na homophobes yung church sa ibang bansa. And yung mga nag-oppose sa
sa same-sex marriage is binabrand na homophobes. Pero what we're doing is intellectually opposing same-sex marriage. And that is different from discrimination. And with our purpose here is to preserve the sanctity of marriage, not to discriminate anyone or to para babaan yung dignidad ng kahit sinong tao. Hindi namin sinasabi na dahil bakla ka, masama ka na. Hindi yun. Ang masama is yung action, yung sin ng isang tao, yung pagkakamali ng isang tao. Okay. Meron pa bang tanong, guys? My question is, why shouldn't we just respect the LGBT's decision when it comes to marrying since they're not planning to hurt them? And tsaka ano yung essence ng equality kung against kayo sa same-sex marriage? Ano rin yung essence ng equality kung hindi rin ninyo nire-respeto kung ano yung meron sa Christians, which is the natural marriage. Is the marriage of the heterosexuals. Kumbaga, ayaw nyo madiskrimina, pero patuloy nyo yung ginagamit yung marriage in a wrong way. You're not actually respecting it. Nire-respect mo yung Christian, pero yung mga girl, boy, bakla, tomboy, hindi mo re-respect. We're actually respecting you as an individual, but we are actually preserving the natural essence of marriage. Not you, kung bakla or tomboy, okay lang. Pero hindi, you're actually using marriage. Again, thank you. Maraming salamat. At sa aming pagbabalik, ilang argumento pa ang ating maririnig. Kaya stay with us dito lang sa Schoolmates! Although, pagbara ko sa hindi pagpapatapagal sa same-sex marriage, na bigyan din namin